Hello mga ka-solo traveler! Isang magandang umaga sa ating lahat. At muli, nandito naman ako ngayon sa inyo upang maghatid ng dagdag kaalaman kung paano mag-renew ng registration ng motorsiklo sa LTO. Bago yan, pakisuyin na ako sa inyo na kung hindi pa kayo subscriber ng channel ko, pakisubscribe na lang din po. Nang sa gayon ay marami pa akong ma-share sa inyo. At pindutin nyo na rin po yung notification bell lang sa gayon. Sa tuwing ako ay mag-upload ng bagong video, kayo ay ma-notify agad-agad. At pakishare na rin po ang video ito para po magkaroon po tayo ng mga maraming manonood. Ito po ay isang pakisuyin na lamang sa inyo mga ka-solo traveler bilang pagsuporta nyo sa aking channel. Ngayon, simulan na natin kung paano nga ba mag-renew ng registration ng iyong motor. Paano irehistro ang iyong motor? At ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo kung paano ang step by step ng pag-renew ng motorsiklo. Base sa aking karanasan, please, wag na wag kayong lalapit sa fixer para hindi kayo magka-problema. Dahil ang fixer, bibigyan lamang kayo ng sakit ng ulo. Imbes na ang inyong magagastos ay sapat at tama lamang, lalaki pa at lalaki pa yan dahil ipinagkatiwala mo sa fixer. Ngayon, ang tutorial na ito at sapat ng guide para ikaw ay makapag-renew ng iyong motorsiklo ng walang hassle. Basta't sundin mo lang itong step by step na sasabihin ko dito, hinding-hindi ka maliligaw. Kaya, simulan na natin ang step-by-step na pamamaraan ng pag-renew ng motorsiklo. Okay, ganito yan. Una, i-check mo lahat ng outer parts ng motor mo. Lahat ng ilaw, mga hazard lights, signal lights, headlights, at lahat ng ilaw na maaaring palyado. At kung palyado yan, kailangan dadhin mo yan sa LTO kompleto. Dahil once na hindi kompleto yan, i-re-reject yan ng LTO. Pababalikin ka rin para ipaayos mo muna. Pangalawa, repair ORCR. Kung meron ka na dating ORCR, syempre meron yan. Dahil yung nabili yan, merong ORCR yan. I-xerox mo ng dalawang kopya. Dahil ibibigay mo ang isa sa emission testing at ibibigay mo ang isa sa LTO at yung original matitira sa iyo. Kung expire naman ang CR, magbayad ka ng maliit na penalty. Yan lang yun. Mga 100, baka wala pa. At pangatlo, ay kumuha ka ng TPL insurance or third party liability insurance. Sa Luhilian meron yan. 300 pesos lang. At kung may alam ka naman na pwede mong kuhanan, pwede rin yan at dalhin mo sa emission testing. Dalihingin yan sa iyo. Ngayon, base sa aking karanasan, kumukuha ako ng insurance, third ang ting ng TPL o third party liability insurance sa mismong emission testing center. So, may malapit doon na emission testing center at ang doon na rin ako kumukuha ng insurance at ang bayad ko lang doon ay 320 pesos. Lahat na yon. So, pang-apat, magpa-emission test ka kahit saan mo gusto, pwede yan. Kaya katulad ng sinabi ko, sa may mga LTO, malapit sa LTO, meron yan. Hindi mawawalan yan. Doon ka na lang mag emission test. So, ang emission testing doon ay 400 or less than, depende sa location mo. Pero base sa akin, ang binayad ko lang nung time na yon ay 400 dahil ang halaga doon ay 450. Tapos, syempre, i-stencil may number na i-stencil doon sa motor mo, ayun yung body number. So, abutan mo na lang yung mag-i-stencil ng 20 or 30, masaya na sila doon. Kesa ikaw pang
susuot doon, magsisiksik doon sa ilalim ng iyong motor, madudumihan ka pa, hassle pa. So, ikaw na lang ang magbigay ng pang-stencil, 20 or 30. Tama na yon. Okay, panlima, pag natapos ka ng magpa-emission, pag nakuha mo na yung, meron ka ng hawak na TPL, samasamahin mo na lahat yan, sir, may Xerox ka ng tigda 2 kopya, dumiretso ka na ngayon sa loob ng LTO. Okay, sa muli, please, pag bago ka pumasok ng LTO, marami diyang mga fixer na lalapit sa iyo. Sir, ma'am, ano, magpa-license, magpa-renew, or mag-anong, may kukunin mo ba kayo sa loob? Huwag na huwag mo silang i-entertain dahil malaking problema yan sa iyo. Once na i-entertain mo na sila, sila ka na sa bitag nila. Wala ka na. Wala ka ng choice kundi madadagdagan ang iyong gastos. Dahil yan ang trabaho ng fixer. Kuno kunyari ay aayusin ang bagay ng papeles mo, pero basta lo ko lang magiging hassle, matatagal lang ka. Bakit hindi na lang ikaw ang tumuloy doon sa LTO? Nang sa gayon, matututo ka pa. Kaya katulad na sinabi ko sa iyo, etong tutorial na ito na binibigay ko sa iyo ay sapat ng basihan, sapat ng guide para ikaw ay makapag-renew ng iyong motorsiklo. Okay, so panlima na tayo. Punta ka na sa loob ng LTO. Pagdating mo sa LTO, merong isang mag-i-entertain sa iyo ng tao doon. Ihingiin sa iyo mga papel mo. Tapos, kung kumpleto na ba, kung meron ka ng insurance, kung meron ka ng emission testing, at kung meron ka ng 2x2 picture, puti ang background, yan ang kailangan nila. At pag kumpleto ng papel mo, isasubmit mo yun doon sa window. At i-verify yan doon ng isang staff, at magbabayad ka doon. Antayin mo na lang na matapos niyang ma-check. Pag natapos niyang ma-check yon, pupuntahan ngayon yan yung motor mo, kung saan mo pinarada. At chichikin niya kung mga hazard ba yung okay, left and right, ang headlight, kung okay ba, kung wala ka bang mga modification na ginawa. Pag once may modification kang ginawa, by the way, pag yan ay nakita ng LTO, nakairita sa mata. Ngayon, sabi ko na sa iyo, tanggalin mo muna yung bago mo doon sa LTO dahil hindi yan ma-approve, hindi ka ma-renew. Pagkatapos noon, pag okay na, sasabihin naman sa iyo ng mismong nag-check nung motor mo, nung may hawak ka ng papel mo, punta ka na sa window para magparehistro kasi pasado ka na. So, magbabayad ka doon ng paunang bayad sa iyong pagparehistro. I believe ang biniyaran ko noon ay 600 mahigit yun eh. Nandito sa nakalakay kasi sa lisensya ko kaya basta 600 plus lang yun. So maghanda ka lang ng 2K para sigurado na alam mong hindi ka kukulangin. Ito, kwentahin natin muna. 400 yung biniyaran ko sa emission testing at 320 naman sa insurance. At 600, sabihin natin 650 yung pag-renew. So, 6, magkano na ito? 6, so 1,300. So, maghanda ka lang ng mga 1,500. Mga 1,500. Pero katulad nga ng sinabi ko sa iyo, mag-budget ka ng mga 2,000 kasi para may panggas ka pa, may pangkain ka pa. So, sa muli, mga kaibigan, mga ka-solo traveler, mga ka-rider, kung ikaw man ay first time ditong mag-renew, pakiusap ko sa iyo, base ito sa aking karanasan, huwag na huwag kang lalapit sa fixer. Dahil pag lumapit ka sa fixer, magiging problema lang yan para sa iyo. So, ngayon, i-recap natin ang kung paano mag-renew ng registration ng iyong motor sa LTO. Ngayong renew ng motor mo, syempre, uwi ka na. At mga ka-solo traveler, sana ay makatulong sa inyo ang mumunting tutorial na ito para nang sa gayon ay ma-share ko naman sa inyo at ma-share nyo rin sa iba kung paano nga ba mag-renew ng registration ng motorsiklo. Kaya mga ka-solo traveler, kung ikaw ay hindi ko pa subscriber, please subscribe to my channel para marami pa kayong mapanood, marami pa kayong matutunan sa aking videos, sa aking mga content at i-share nyo rin ito at i-like, mag-comment na rin po kayo.
Kung ano man po yung may kukomment ninyo, yun po ay magiging malaking tulong po para po mag-grow itong ating channel. Huwag na huwag niyong kakalilimutang pindutin ang notification bell para nang sa gayon, nang sa tuwing mag-upload ako ng video, unang-una kang manonotify dahil pinindot mo ang notification bell. Sa muli, maraming salamat at isang magandang araw sa ating lahat, mga ka-solo traveler, mga ka-rider, ride safe po and God bless us all. Bye!